Good morning! Wala na naman si P. Today is the day. The day ng procedure ng angiogram ni Daddy Kat. And si Happy, kani-kanina lang kinuha siya ni Mama Marie para magbakasyon muna doon since day off yung nag-aalaga sa kanya. And ayun, ang aga namin nagising. Nagising ako kasi kinuha si Happy ng madaling araw. And then hindi na ako nakatulog. And then hindi ko alam magpapagising pala si Harvey ng maaga. Eh buta na lang, ginising siya ni Tony. So ayun, tuloy-tuloy na. Kudos na, malibunat lahat. And ngayon, preparing na kami. Then pupunta na kami sa ospital. Diretso na ba tayo sa ospital? Kasamaan ka mo ni Tony. So, siguro sa condo muna tayo. So ayun, kasama namin ang team audience full support. Kasi kinakabahan talaga si Daddy Kat sa ano, sa angiogram niya. Pero wala naman dapat ikakaba kasi for the better naman yun. Dahil may kita mo kung ano yung problema sa heart mo. So yun, very excited na ako. Kasi matagal lang pala isipan sa amin kung ano ba yung nangyayari sa puso niya. So ngayon, ano, sawa. Ayan, tamang ayos ka dyan na. Tingin, tingin. Ay, pak, oh. Bugs. Kinakabahan siya, guys. Pero ayun na nga. Ay, it's a long day. At anong oras pa lang? Alas 5 pa lang, guys. Ng umaga. Aga-aga namin at 5. So, ayan. Very excited na ako. And gabaon ako ng konting snacks kasi gutomin ang buntis at dami naman. Wala na patumpik-umpik pa. Tara na. Nasa parking lot na tayo. Excited na ako. Pero sinasawa kabado-kabado. Kasama namin yun ang team onions. Ayan. Very supportive. Oh. Hello. Hi, guys. Mga morning person. Mga morning person. Ako pa nang gising kay Harvey. Wala ka kabado. For today's video, ay mag-heart tour si Harvey. Yes. Heart tour. So, vlogin namin, guys. Mayroon akong vlog na endoscopy. Ito yun. Nag-stomach tour ako. Ngayon naman si Harvey. Heart tour. Parang drug test ito, Tony. Ganto-ganto yung muling sinamahan ka to sa hospital. Eh. Diretso ringap ka dyan. Doon mo nang kinakapot sa drug test. Oh, loko. Sarado pa. Ayaw. Masyado tayo maag. Okay na yun kaysa late. Alam niyo naman ang traffic sa Pinas. Ending. Waiting game. Waiting game. Napaka-supportive ng team audience. Okay na kasi maag. Yeah, is hot na. Ito na ako sisimula na. Kailangan na prepare si Harvey. Yay! Ngayon susuotin mo. Ititira mo lang daw yung brief mo. Alam mo, Harvey, kung ako ka na mag-brief. Para talaga ma-check nila yung puso mo. Doon idadaan sa butas ng ito. Catheter pa na. Catheterization naman to, diba? Ayan o. Ano ba yan yung makita? Hindi gabi ako na mag-mukapansin. Sige na mag-CR. May tapa ba sa CR? Ah, sige. Halika na, Bing. Halika na. Halika na, Bing. Ano ba? Ano mo kasama? So once na pumasok ko daw si Harvey, kapag nakapag-vista siya, pumasok siya sa loob para sa swero at siya, i-ready siya. Ano yung procedure niya? Parang 30, ano? Less than 1 hour. So, kailangan niya mabas na kami. Hindi niya kayo makapakita sa loob. Amon. Harvey, ano lang pala? Yung swero lang pala, pagkabit lang na swero yung masakit. May i-inject lang ako. Tapos wala ka nang mararamdaman. Mas matagal pa tayo pag-aantay mo kasi sa angiogram. So wala ka doon sobrang mararamdaman. Kasi tinanong ko kung masakit ba yung buong 30 minutes. Wala ka doon talaga mararamdaman. Nakaganyan ka lang. Wala daw. Bye-bye, Harvey. Love you. Bye-bye. Kaya mo yan, ha? Tawag dito. Ay, dalang phone. Okay, sige. Okay. Dahil wala naman si Happy Boy. Diyo ko talaga mo naman ako magagad yung pinto. Mag-break na lang kaya tayo.
dahil ano, mas pa si Harvard, bawal kami. Ayun, ang eksena nun, siya lang mag-isa, tapos ako sinang muna kami kasi siyempre, medyo matagal ko yun eh, medyo mag-antigal si Harvey ng mga... Napakarap na naman si Jowa sa kotse. Mag-antay si Harvey ng medyo matagal eh, kasi may nauna pa sa kanya, di ba? Oo, tatlo. Hindi, isa lang. Mabilis lang daw yun. Espero ka na siya yun. Kaya mo yun, happy boy. Ito si Buntis. Excited kami kasi after nandun kasi na malalaman kung ano ba yung may para pa sa puso niya. Ano ba yung mga dapat gawin. Kasi alam mo yun naman ang puso niya, Harvey, medyo manina. Nasa 43% lang po ang puso niya. Dalayan ang pagdodroga, kaya kayo huwag kayong mag-drugs. Sabi ko sa inyo. Pinsa ko, nagbabagong buhay. Ang daming pinagsisigan talaga ni Harvey na maling ginawa niya. Ito na. Swero na ako. Mamaya sa kabilang kamay naman. Mga video. Ito din ang kabilang kamay ko na lalagyan. Bye! Tapos na daw si Daddy Kat. Buti na lang, nagising agad ako sa tawag. Eh, nakakaidip-idip na ako dito. Yes, at tapos na daw si Daddy Kat. So, buti na lang. Ito lang kami sa kotse, nag-stay na pakalapit lang. Ay, excited na ako. Ano kayo nangyari? Naiihi pa yun si Mami Oni, guys. Pero hindi niya iniihi dito. Doon na lang. Doon na lang. Ang liwanag na! Ito, oh. Napaka-sweet. Ang landi ang ano ng put ni Mami Oni, no? Iba talaga pagawang dokyaki. Ayun, oh. Pak! Okay. So ito yung ugat ng puso natin. Parang ugat lang din to ng halaman. So dun sa bungad, papunta sa dulo, malaki siya and lumilit pagdating sa dulo at the same time nagkakaroon siya ng mga branches or sanga. Ang gusto natin ay mabilis yung dalay. So, ibig sabihin, walang bara, walang obstruction. Which is, yun yung nakita namin sa husband mo. So, ito yung puso natin, ito yung camera namin, umiikot-ikot yon para it will give us a two-dimensional image of the heart. Wala kami mamimiss. Sa unang shot, okay yung ugat. Yan, dito kami nagsimulang mahirapan kasi diyan na nag-spasm yung mister mo. So, ayan ang kadagalaw namin, ayaw umikot. So, it took us some time. Eventually, nakuha naman. So, maganda lahat. No? Ito yung tinatawag na left coronary system. Tatlo lang naman ugat ng puso natin. Isa sa kaliwa na naghahati sa dalawa at isa sa kanan. No? And ito yung ilalim ng puso ng boyfriend mo. Malinis din siya. Wala akong nakitang any bara. No? Ito naman yung kanan na side ng puso mo. Medyo masenan lang din. Every time kasi sumasabit yung aming aparato, bumabagsak yung BP. Even before we start, ang BP ng husband mo is nasa 80-50. Kakabahan. Ano ba ang BP niya parati? 80-50. Hindi po. Nag-normal naman po sa puso nag-check kami. 80-50. So, ang dahil namin pinabigay na kung ano-ano, tumaas naman eventually. So, ito yung ugat. Unusually, malaki itong ugat na to. So, normally kasi, kung ano yung size mo sa left, kung ganyan siya kalaki, dapat ganun rin to kalaki. Masyado malaki. Ito, why? Kasi ang nangyari sa kanya, because of, syempre, may mga activities ka before, may mga ginagawa ka before that could cause injury to your heart. Since, mahina, no, yung muscle ng puso niya nagko-compensate ngayon yung ugat, no? So how does it compensate? Nagko-compensate siya by enlarging, lumalaki. Kaya magkakaroon siya ng tinatawag na, walang Tagalog yun, yung ectasia. Normally ganun lang, pero dahil nga nade-detect ng katawan natin na parang mahina yung puso ko, parang mahina yung muscle, damihan ko kaya yung blood supply, lalakihan niya ngayon yung ugat para mas maraming blood supply.
Ang problem, kung mahina talaga yung muscle ng puso mo, kahit na lumaki siya na lumaki, it will not improve. At isa pang problem mo doon, pag sobrang laki na ng ugat ng puso mo, since kailangan mo ng maraming dugo para dumalo yan, doon nagkakaroon ng mga bana-bana. Pero dahil wala naman po siya pang bana. Siya wala siyang bana. So dito sa test na ginawa natin, ang na-confirm natin, ang primary reason kung bakit mahina puso ng husband mo is not because may bana, kundi yung muscle. Yung muscle. Now, ang tawag namin dito, cardiomyopathy. Confirmed case siya lang, cardiomyopathy. Yung iba, pag talagang masyadong, ano ba to, yung academic, binabiopsy pa nila yan. Pero in my practice, I do not go that far. Kasi pag sinabi biopsy, kukurutin mo yung puso, kukuha ka ng muscle na puso. Para lang mapatunayan na ganun siya. But basically, same lang ang management. No? Except pag ginawa mo yon, napakataas ng chance na magkaroon ng mga complications. So, ano pong solution po dyan para po? Gamot to. Gamot po. 10% gamot. 90% disiplina. Kakainin niya yung activities niya. Sabi ko sa kanya, yung nabivape pala siya, di ba? Iwan niya na sa akin. Watermelon ice. As much as possible, iwasin. Wala na talaga. Kasi every time na yan yung masobrahan sa tubig, mamali na kain, at mag-yossi, mag-heart failure siya. No. But the good news is, again, sa libro, 90% ng mga ganitong pasyente, bumabalik sila sa normal. Basta disiplina lang po talaga. Okay po. Which is, mukhang yun ang problema ng hospital po. Oo, oh, disiplina talaga. No? So, yun yung pinakang problema. Gamot lang. Gamot lang po talaga. Mm. Tapos magbibigay niya lang po ng list ng mga bawal niya po kainin. I-modify ko pati yung gamot niya. Okay. Kasi basically, nung before na tinitreat namin siya, since bulag ka, hindi mo alam kung yung pinakasakit ng husband mo, lahat ng pwede ibigay, binibigay mo. So, hindi siya cost-effective. Kasi tamaan ako, natatamaan. But since ngayon, alam natin, alam mo na yung bibigay. Swerte mo lang, meron talaga ang tresto. Yung tresto, bagong gamot siya. Bagong gamot yun. Alala ko nung mga estudyante pa kami, wala pa yun eh. Iba talaga. 18 ano ba yun, Dok? 18 ano? Anong taon? Ano lang ako, 2000. Ibig sabihin, simula nung dumating sa Entresto, nag-iba yung management. Dati kasi puro ka lang paihi na paihi with the hopes and prayers na gumaling siya. Pinagpapahinga ko lang, sabog pa yan dahil nga ang dahil kong binigay eh. Kung gano'n siya, daming tatlo, mas masakit pa nga yun eh. Pero nanginginig siya kanina. Nanginginig, ngayon na nakatakot ako. Sa kagabi pa, hindi na makangiti yun. Waiting pa din kami kila Harvey. Diyan. Ano? Pag dumidikit ako. Ano niyang dumidikit ako sa kanya? Pag ba? Parang dumidikit ako. Pinapayos niya ako. Ano na, Harvey? Ano nangyari? Groggy pa. Groggy ba? Binigay na sa akin yung copy nung angiogram. Ah, okay. Abi, tapos na. Bangingi, ikaw ah. Bangingi ka. Okay ka lang? Sino ko yun? Sino ko yun? Ano, muna tayo? Hindi mo na kaya? Hindi ko pwede nga yun ito. Hindi, magpahinga ka muna. Magabayad pa naman kami. O, pagkabayad na, pwede na ako muna. Oo. Ha? Oo, sulit ko. Sige. Bay na yun, downers yung ngayon. Downers yung ngayon, Harvey, the uppers. Dalawa ko eh. Hindi ka ako nangayon eh. Dami doon nilagay sa'yo. Oo, wala. Hindi ako makasunod dyan. Ito yung puso mo eh. Medyo dapal. Sige na, tinignan ka lang namin. Pahinga ka muna. Bayad-bayad mo na kami. Okay ba? Bye, love you. Magbabayad na ako ng bill. Ayan. So, ganun. For the go. Uwi na tayo. Ay, sila doon na? Hindi sa kotse. Ha? Pudala natin sila. Uwi na, uwi. Halika na, ay dito pala sila sa exit. Ito sila, Papa and Harvey. Grogi ka, sir.
Thank you guys. Happy yan. O, di ba? Thank you. Thank you, Bings. Thank you, Oni. Hindi. Delivery ko nga kayong pancake eh. Nagre-request na pancake daw. Pan, bawal daw ako heavy meal. Ito, bawal ko to itukod. Bawal ko tong ipang buhat. Bawal ko tong ipang drive. Kasi pwede akong, pwedeng bumulwak yung dugo. 7 days ako parang ano. Short, bawal short. Ang pressure. Bawal ang pressure sa kanang kamay ko. Oh. Pero yung sa buong dakol na kaliwa na lang. Harvey, mag-uusap tayo mamaya. Ang dami ng bawal sa'yo. Sasabay ka sa pagkain sa akin, ha? Ha? Ang dami. Ang daming sinabi sa akin ng doktor. I-record ko pa yun. Nandito na kami sa condo ni Mami Oni at nagpapahinga habang waiting sa pagkain. Medyo ilulo pa si Daddy. Congrats! Tapang mo naman. Ang galing mo naman. Grogi pa siya, guys. So, ayun. Nakita niyo naman yung heart tour ni Harvey. Panis, di ba? Kung si Oni may stomach tour, si Chong merong heart tour. At malapit na yung pagkain, so kakain kami. Light meal lang. Hindi na ako nakapag-update kasi pagtapos namin magpa-angiogram, nagpahinga nga kami sa condo ni Tony. And then, nakatulog kami. Pag-uwi naman namin dito, nakatulog din kami ulit sa palasyo. So, ending. Nagising kami for dinner, kumain, and then natulog ulit kami. Kasi kailangan ang pahinga ni Harvey. And sinasabayan ko yung tulog niya na maging morning person kami parehas. Ang aasikasuhin ko is yung mga gamot ni Harvey. So, ayun. Mag-aasikasuhin ako ng mga maintenance medicine niya. Ayun na nga, madami na siyang gamot na iinumin ngayon. Pero hindi naman madami. Actually, nabawasan nga compared din sa una niyang maintenance na gamot. Kasi nga, tinitreat siya before as may bara and also mahina yung function ng muscle ng puso niya. And, ayun. Luckily, walang bara. And, actually, ano siya eh, good thing naman din siya, mapa may bara or wala. Kung may barang isa, madaling matanggal, and then balik to normal na ulit yung puso niya. And kung walang bara, mababa yung ejection function ng puso niya. Ibig sabihin, may cardiomyopathy siya, which is meron siya nun. Yun ang pinaka-diagnosis sa kanya, meron siyang cardiomyopathy. Ang treatment sa cardiomyopathy is talagang tuloy-tuloy na medication. Siyempre, para makatulong din sa pagtaas ng ejection fraction or sa percentage ng pag-ano ng puso niya, pag-function ng puso niya. And ngayon, currently nasa 43 na kami, 43% from 40% before. 40 lang talaga yung puso niya before siya mag-rehab kasi na kaka-abuse ng mga illegal substances. Kaya kung ako sa inyo, guys, kung may mga kamag-anak, kakilala kayong gumagamit ng illegal na droga, please, huwag nyo nang, ano, huwag nyo nang gawin. Advise nyo sila, it's not too late. Magpa-rehab kayo. Hindi pa huli ang lahat para magbago yung buhay nyo kasi yung asawa ko, hindi niya alam eh. Wala siyang idea, nilalaman na siya ng sistema. Up until it's too late na, ayun na nga, naapektuhan na pati yung puso niya. And then, feeling niya end of the world na para sa kanya. Pero ayun, still, mahal kami ng Diyos. At ngayon, walang baray puso niya. And from 40%, naging 43% na yung function. Ibig sabihin, meron kaming progress, may improvement sa medications niya. And sobrang thank you din sa mga doktor namin kasi talagang alaga niya talaga si Harvey when it comes sa mga medications and sa mga advices sa kanya regarding sa lifestyle niya. Talagang up for a change kami ngayon sa lifestyle. Kailangan talaga yung tulog namin maayos. As in talagang parang pang mga matatandang tao na kailangan maaga ka matulog, maaga ka magising, kumain ka sa maayos na oras, kailangan hindi masyado madami yung kain mo, bawal sa maalat, bawal sa madaming tubig. Ganun siya, as in sobrang strict talaga and kailangan talaga niya ng proper diet. So, ayun, I hope na marami kayo natutunan sa video na to. And hindi ko man na-explain lahat-lahat, pero ayun, Shopee ka pa. Huwag kayong mag-drugs.
please lang, walang mga gandang maidudulot yun sa buhay ninyo. At kung currently ay gumagamit kayo, please ihinto nyo na kasi hindi pa naman huli yung lahat. Madaming rehabilitation centers at mga facility na pwedeng tumulong sa inyo. And also, huwag yung hintayin na singilin kayo ng katawan ninyo kasi mahal! Mahal pag katawan nyo na ang sumingil sa inyo ng mga kung ano-anong katarantaduan ninyo. Okay? Ayan. Yung angiogram pa lang itself, guys, kung alam niyo yung presyo nun ako, napakasakit sa bulsa. Hindi lahat ng mamamayang Pilipino kayang gumastos ng ganun para lang sa angiogram, para lang makita kung may baraba or wala yung puso. Kaya most of the time, may mga sakit sa puso, hinahayaan na lang nila yung puso na lang, isang matay sila. Pero ay na, please, ayusin nyo yung health nyo, okay? Health is wealth ngayon 2023. Ayun lang guys, I hope na enjoy nyo itong video na to. And i-update na lang namin kayo sa journey ng puso ni Daddy Kat. Kids, don't do drugs, okay? Okay, okay. Advocate ko dyan, sis. Ayun na nga. Huwag niyo kalimutan na mag-like sa lahat ng pages namin. Sa Toro Family, sa Team Happy, sa page ko, sa account ni Harvey, ayan. And also sa page ni Paye, ang kapal ng mukha. Wala namang naambag. So, ayan, lahat ng pages namin. And also, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel namin. Ayan. For more videos and more updates, ayan, click the bell. Like nyo itong video na to, i-share nyo, ayan, para masuportahan nyo naman kami. Ang dami na namin gastusin. Puro tayo na. Ayun, syempre, parang may pampaanak ako, no? Charot! Inasa sa YouTube lahat! So, ayun, guys. Syempre, kailangan kong bumawi ng revenue tayo. Nagpa-angiogram kami. Hindi mura yun, sis. Pagdadalawa na yung anak ko. Ayun. Sabi ko na, chika. Bye, guys. Love you. Like and subscribe! Ano? Ay, kapag ko.